isang maalamat na musikero at composer ang tatalakayin natin. Kilala natin siya dahil sa husay sa pagtugtog ng instrumento at kauna-unahang tumugtog na gamit lamang ay dahon. Ilan din sa kanyang mga naisulat na awitin gaya ng Ugoy ng Duyan, Sana'y di magmaliwang dati, Gaano Kita Kamahal, Saan Ka Man Naroroon, Kahit Konting Pagtingin, at mga pamaskong kanta gaya ng Pasko Ay Sumapit, Misa de Gallo, Pasko Na Naman, Halika at Kilalanin ang sumulat ng napakagandang mga awitin na ito na kinilala bilang national artist ng ating bansa. Yan ay walang iba kundi si Levi Celerio. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Si Levi Celerio ay ipinanganak noong April 30, 1910 sa Tondo, Manila. Ang kanyang mga magulang ay sina Cornelio Cruz at Juliana Celerio. Ang kanyang ama ay isang real estate agent at nagbebenta ng alahas. Ngunit sa kabila nito ay hindi kailanman naikasal ang kanyang mga magulang. Kaya naman maagang nawalay si Levi sa kanyang ama. At dahil sa magulong kapaligiran na nakalakhan ni Levi Celerio ay maaga itong nabarkada. At isa nga sa kanyang naging kaibigan ay ang leader ng gang na si Asyong Salonga. Pero noong mga panahon na yon, ang kanyang ina ay isang manunugtog ng harp at miyembro ng choir sa simbahan. Kaya naman imbes na maligaw ng landas, itong si Levi ay hinikayat siya ng kanyang ina na pasukin ang mundo ng musika. At sa edad na 11 ay una siyang natuto at tumugtog ng biyolin sa pamamagitan ng pagtuturo ng isang miyembro ng Philippines Constabulary Band. At sa di kalaunan ay naging member siya nito at nakasama sa mga ginaganap na pagtatanghal. Kasabay nito ay ang kanyang pag-aaral ng sekundarya sa Torres High School. Nag-aral din siya sa Academy of Manila Conservatory of Music upang mag-aral ng violin sa loob lamang ng 2 semestre. Pero di nagtagal ay nirekomenda naman siya ng isang direktor na si Alexander Lipay para sa isang scholarship. At sa kalaunan, siya ang pinakabatang naging miyembro ng Manila Symphony Orchestra. Subalit hindi naman ito nagtagal dahil naaksidente siya at nalaglag sa puno na nagresulta ng pagkabali ng kanyang kamay. Kaya nagdesisyon si Levi na tumigil muna sa pagtugtog upang magpagaling. Di nagtagal ay nagtrabaho ito bilang comics illustrator at naging humorist ng orchestra o premier production. At pagkatapos nito ay nagpa siya si Levi Celerio na lumipat sa pagsusulat ng mga awitin. At isa sa hinahangaan ni Levi ay ang batikang manunulat at kompositor na si Jose Corazon de Jesus at kanya itong naging inspirasyon. Ngunit sa kabila nito, dahil sa siya ay baguhan pa lamang, sa larangan ng pagsusulat ay nakatanggap siya ng ilang negatibong reaksyon sa ilang mga nakabasa dahil di umano ay kulang ito sa estilo. Pero ito na rin ang naging daan upang mas pagbutihan niya ang kanyang pagsusulat. At dahil sa pagpuporsige niya, ay nakagawa siya ng mga tula ng pag-ibig na pinamagatang Filipino Palindromes at Take It From Levi. Si Levi Celerio ay kinilala dahil sa ganda ng kanyang mga naisulat na awitin at umabot ito ng mahigit 4,000 kanta gaya ng folk song, Christmas song at love song. Kaya ilan sa kanyang mga kanta ay ginamit din sa mga palabas. At ang mga napakagandang awitin na kanyang mga naisulat at sumikat gaya ng Gaano Kita Kamahal, Ikaw, Kahit Konting Pagtingin, Saan Ka Man Naroroon. Kasama din ang mga kanta na Ako Ay May Sing-Sing, Ang Pipit, Dungawin Mo Hirang, Itik-Itik, Waray-Waray, at Ugoy ng Duyan kasama ang fellow national artist na si Lucio San Pedro. Si Levi Celerio din ang sumulat ng kilalang kilala natin na mga pamaskong kanta gaya ng Ang Pasko'y Sumapit, Pasko Na Naman, Misa de Gallo at Noche Buena kasama ang batikang kompositor na si Felipe Padilla de Leon noong 1965. Nakasama din si Levi Celerio sa mga pelikula gaya ng Pitong Gatang,
Bigay Hilig, Markang Rehas, Ang Babaeng Sputnik, Mahirap Maging Pogi at napakarami pang iba. At taong 1989 ay natanggap ni Levi Silerio ang Lifetime Achievement Award na iginawad ng Film Academy of the Philippines. At ginawadan din siya ng University of the Philippines bilang Honorary Doctorate Degree of Humanities noong 1991. At sa kaparehong taon ay natanggap naman niya ang parangal ng CCP Gawad para sa sining. At noong 1993 ay muli siyang binigyang parangal sa Gawad Urian Award. Si Levi Silerio din ang kinilala ng Guinness Book of World Record na kauna-unahang tao na tumutugtog gamit lamang ang isang dahon. Ayon nga sa kwento ng kanyang anak, noong panahon ng pangalawang digmaang pandaigdig ay nakasalubong nila Levi ang mga sundalong Hapon at tinanong sila ng mga ito kung sila ay mga gerilya. Kaya sumagot si Levi Silerio na sila ay isang musikero. Kaya para ito ay mapatunayan ay kumuha siya ng isang dahon at ginamit niya ito bilang isang instrumento at inihipan upang makagawa ng musika. Agad namang naniwala ang mga Hapon kaya iniwan sila ng mga ito at hindi sinaktan. Gerilya! Sabi ko, no, musician, sabi ko. Kumuha ako ng dahon. Pinagtupi yung, ano, yun. Kumanta yung mga Japanese. Naglapan, kagsakit, okay. Kaya mga kaibigan, mahal ko ang dahon. Niligtas nito ang aking buhay. Naging maugong ang pangalan ni Levi Silerio sa buong mundo. Kaya naman nabigyan siya ng pagkakataon na mag-guest sa mga American TV show na The Ed Sullivan Show, The Merv Griffin Show at Incredible. At noong October 9, 1997 ay kinilala naman si Levi Silerio bilang national artist ng ating bansa na iginawad ng dating Pangulong Fidel Ramos bilang sagisag sa pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Sa kabila ng katandaan ni Levi Silerio ay paminsan-minsan ay sumasama pa din ito sa mga ginaganap na konsyerto sa Cultural Center of the Philippines at tumutugtog pa rin siya ng violin sa Camelot Hotel at iba pang mga event. Pumanaw si Levi Silerio noong April 2, 2002 sa edad na 91 dahil sa multiple organ failure. Siya ay inilibing na may full-time military honor sa libingan ng mga bayani at pagkatapos ng kulang dalawang dekada noong April 30, 2018 sa kanyang 108th birth anniversary ay na-picture si Levi Silerio sa Google Doodle.